Magandang oras po muli sa inyong mga katribo. Ito po muli ang inyong Ifugao Cowboy, ang magsasakang OFW. At siyempre, narito tayo muli para ipagpatuloy ang ating pong pagsasaka. Nagkali ako sa padalahan dahil may nakisuyo na magpadala tayo ng kanilang pera para sa kanilang pamilya. Yan. Kaya dahil hindi sila makapagpadala sa kanilang sarili sa problema ng ikama, ay tumulong tayo. At sa tabi ng atin pong pinagpadalhan ay meron akong nakita napakangad ng gulay. Ito po. Yan. Ano? Oh, di ba? Oh. Di ba napakaganda ng gulay yan? Oh. At ito ngayon ang ating itatanim. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Kasi pagka pinospon pa natin, baka namunga na, hindi pa natin naitanim. Kaya ngayon na. Ngayon at ngayon, itatanim ko na ito. At syempre, kasama ko kayo. Kaya ito, magpatuloy natin. Yan, pagkatapos po nating mainom ang laman ng botelya na ito, ay huwag nating itatapon. At meron tayong paggagamitan. Sa isang magsasaka, tulad itong urban gardening, ay mahalaga ang botelya. Yung mga lalagyan, mga container at iba pa. Para makapag-garden tayo kahit dito sa rooftop. Yan. Yan po. Mga atin. Hindi natin naubos pero ito, papakita ko sa inyo kung paano ko naman gagamitin ang botelya sa napagtatamnan. Yan po. Ito po ang may laman na tubig. Ito naman po yung wala. Bubutasan ko lamang yan. Gamit itong aking kutsilyo. Pero mag-ingat lang sa paghawak ng kutsilyo. Kailangan natin na kontrolin yung lalim ng ating pong gagamitin. Yung dulo lang. Yan. Yan po, para malayos tayo sa disgrasya ay ganyan lang na control lang siya. Pwede po tayo maglagay ng apat na butas dyan. At dito ay apat na butas din. Yan. Yan po. At dito naman ay maglagay tayo ng dalawa. Dito sa taas lamang nitong groove ay maglagay tayo. Yan. Yan. At saka natin puputulin. Dito naman sa groove na ito, ito ang susundan natin na guide. Yan po. So, kailangan na sa baba ng groove tayo puputol para yung space ay okay. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po, baba dito. Yan. So, huwag po tayo mismo sa groove puputol kasi yung butas nun ay medyo masikip. At ipapakita ko sa inyo kung bakit. So, ayan po. Ito na po yung ating butas. Bilang drainage ng tubig. Drainage ng tubig yan, mga butas na yan. At ito po yung pinutol natin na groove. Wala siyang hindi masikip yung bahagi na nakuha natin. Kasi nandito yung kanyang groove. Kasama rito. Pagka binaliktad natin yan, ay sakto lang. Sakto lang siyang hawak. Yan. At ito naman po. Itong gamit nitong ating binutas dito na dalawa ay ito po yung magiging drainage ng tubig. Yan. Yan. So, tingnan natin. Papakita ko sa inyo. Ang technique po natin ginagawa ngayon ay ito yung tinatawag nilang self-watering plant technique. Yan. Ibig sabihin ay meron siyang reserba ng tubig dito sa baba. Yan, ito at ito po ang magiging reserba. Kaya natin lilagyan ng butas dito at yan ay para dito lalabas yung mga sobrang tubig at hindi lulubog yung atin pong halaman. Sapagkat ang mangyayari dyan ay ito, lilagyan natin ng lupa. Yan. Meron na po siyang lupa at nilagyan natin yan. So ibig sabihin kung mayroong butas dito ay hanggang dan lang ng tubig, hindi siya aakyat dito. Kasi kung wala tayong butas ay aakyat dito ang tubig sa level na ito. At
Hindi maganda yan sa atin pong halaman kapag umakyat dito ang level ng tubig. So, kung dito siya ay okay lang kasi konti lang yung nakasawsaw sa kanya. Sabi sabihin yung ugat na papunta ron ay naabot lang niya ng tubig pero hindi siya masyadong lubog doon sa tubig natin. So, ito po. Pag ang kwanan po ay pag diniligan natin yan, yan. Yan. Kung makikita ninyo ay diretso na yung tubig. Yung excess na tubig sa atin pong pinangdilig ay pupunta ron. At dito siya maiipon. At yun ang magiging reserba niya kapag hindi natin nadiligan o may mga araw na kailangan niya talaga ng tubig ay meron siyang makukuha kasi yung ugat nakaabot dun sa atin pong reserbang tubig. So yan po. Yan po ang gamit niyan mga katribo. So ayan na po. Dahil meron po tayong butas dito ay hanggang dyan lang yung level ng tubig. Kahit na sumobra yung ating pandilig ay hanggang dyan lamang siya dito sa level na ito. Ibig sabihin hindi lubog yung ating halaman. Kasi kung wala yung butas na yan ay aabot dito yung tubig eh hindi maganda kapag stagnant yung tubig dito sa ating pong halaman. Kaya lamang natin lagay ito para meron siyang reserba. Yan po. Kaya tinatawag natin na self watering plant technique. Okay. At ayan, ito na po tayo mga katribo dito sa paglalagay natin ng lupa. Madali lamang yan, malagyan. Tansahin lang po natin na yung lupa, huwag masyadong puno para meron tayong pag-reserva na lalagyan ulit. Pagkapuno po kasi ay hirapan tayo sa pagdilig. Tapos natin malagyan ay pwede na tayong magtanim. So ayan, mapapansin ninyo mga katribo ay sobra itong ating tatanim kaya kailangan meron tayong dalawa. Itong mga maliliit, gawin natin dala-dalawa para magkasya ito pong ating pagtatamnan. Hindi naman iiyak yung iba. Okay? Daliri lamang ang gagamitin dyan. Tutusukin lamang ng daliri. At ilagay na natin yung ating pong sibuyas dahon. Yes! May karagdagan na tayong pananim. Didiligan na natin yan.
katribo. Saya. So ayan na po. Wow. Kalipas lamang ng 40 minutes na ating paghahanda ng ating pong pagtatamnan at pagtatanim ay nakapagtanim na tayo ng sibuyas na dahon. Yan. At siyempre, pagka tumubo yan ay pakinabang para sa atin. At yan yung ating petchay. Sapagkat yung ating pong petchay na nauna na na-transplant ay talagang hindi nabuhay. Namatay po pagkalipas ng 6 na araw ay talagang natuyo. Kahit diligtal ng dilig kaya nag-transplant po ako. Hindi. I-transplant. Direct seeding na po yung ginawa natin. At yan, meron na tayong hinihintay na halaman. So yan. Oh, so ayan na po mga katribo. Kita naman ninyo. Unti-unti ay nagkakaroon tayo ng halaman dito sa ating pong rooftop dahil ginagamit natin yung self-watering technique na kasali po sa technique sa urban gardening. Nasa urban gardening na po tayo mga katribo. Kaya ayan, makikita ninyo. At kapag naging successful ang mga halaman natin yan ay pakinabang para sa atin. O di ho ba? Kaya maraming salamat sa inyong panonood sa akin pong mga paghahalamanan. At nawa ay patuloy kayong sumubaybay dito po sa ating YouTube channel. At yung mga gusto pong mag-subscribe dyan ay mag-subscribe na lang kayo. Medyo nauutal tayo ng konti pero yan talaga. Yeah. Okay. So nagpapaalam na ako mga katribo at maraming salamat sa inyo. Thank you.